Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ikaw po ay nahabag sa amin ng mga lumayo sa iyo at kami ng mga naligaw sa kasalanan. Si Jesus ang tumanggap ng lahat ng sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin. At ang aming mga kasalanan ay nilinis sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas mo kami na wala ang aming mga gawa at ginawa mo kaming mga anak ng Diyos at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya't kami po'y nagpapasalamat para sa lahat ng mga biyaya na ito. Sa sandali po na ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, ay nagpapasalamat sa pagtitipon sa amin sa iyong harapan. Nagpapasalamat din kami sa iyong biyaya at sa pagpapahintulot sa amin na mapag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Kaya tituro mo po sa amin kung ano ang nais mong ihayag sa amin, ang banal na kalooban ng Diyos at kung ano ang dapat naming gawin. Pakiusap, samahan mo po ang mga hindi nakadalo ngayon dito at nakikinig ngayon sa sermon sa bawat lugar at pagkalooban mo po sila ng nararapat na biyaya. Doon naman po sa mga may sakit, pakiusap, pagalingin mo po sila sa mga mahihina at yung mga tinutukso sa kanilang puso. Tingnan mo po ang bawat isa sa kanila at hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay, sa gayon ay walang sino man sa kanila ang matisod. Hawakan mo po sila ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay, sa gayon ay walang sino man yung maligaw mula po sa iyong harapan, O Diyos. Nagtitiwala po kami sa iyong paggabay, Panginoon, at sa Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, magmula verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko po. Mateo chapter 5, magmula verse 1 hanggang verse 7. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya, ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya, at ibinuka niya ang kanyang bibig, at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay mubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Hanggang dito po. Mukhang yung malamig na panahon ay magiging mainit na at magtatagsibol na. Gaya po ng tagsibol pagkatapos ng taglamig, gayon din pagkatapos ng ating mga paghihirap, tayo ay bibigyan ng mapayapa at kaaya-ayang pagkakataon. Sa loob po ng isang taon ay nagkaroon tayo ng talagang mahirap na sitwasyon. Hindi lamang tayo, kundi pati ang buong mundo. Maraming mga tao ang namatay, sumailalim sa kontrol, at dumaan sa maraming mga kahirapan dahil po dito sa hindi inaasahang sakit, yung COVID-19. Kaya, una po sa lahat, napakalungkot at mahirap para sa atin na hindi tayo makapagtipon ng malaya
upang magkaroon ng fellowship at maipangaral ang ebanghelyo. Kahit na tayo po ay napakaraming mga bagay na kailangan natin gawin. Sa kabila ng mga sitwasyon na ito, kapag ako ay nakakakita ng mga brothers and sisters na nag-iingat pa rin ng kanilang pananampalataya, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pag-ibig na hindi nagbabago at napapatuloy sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, ako po ay lubos na nagpapasalamat. At nagpapasalamat ako sa Diyos na maraming mga tao ang naliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ilalim ng sitwasyong ito. Ilang araw lang ang nakakalipas, narinig ko ang isang balita mula sa Pilipinas na may mga larawan pang kasama. Mukhang ang mga ipinagbabawal doon ay hindi na ganoon kahigpit. Kaya po, sinabing mas maraming mga tao pa ang naligtas kaysa noon. Ito rin po ay magandang, napakagandang balita. Marami tayong mga churches sa buong mundo at ang iba sa kanila ay talaga pong nagdurusa mula sa mga sakit. At yung iba naman, naghihirap po sila sa pinansyal. Kaya nga po, ipapanalangin at tinutulungan natin silang mga nangangailangan na sila po nangangailangan at yung nagdadala sa kanila ng malaking kaaliwan at kagalakan ay tayo po yun at naniniwala ako na natutuwa ang Diyos sa pamamagitan po ng ganitong klase ng gawain. Tuwing araw po ng Panginoon, pinag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon na ang mapapalad. Dito po yun sa Mateo chapter 5, yung sinabi ng Panginoong Jesus na mapapalad. Si Jesus po noon ay nakaupo sa bundok nang makita niya ang napakaraming mga tao. At ang mga alagad ay nasa kanilang unahan. At sa likuran, kung saan nakaupo ang maraming tao, may nakikinig ng salita ng Diyos yung mga tao. Naiisip po natin ang pangyayaring iyon. At hindi lang noon, kundi pati ngayon. Nakikita ng Panginoon ang buong mundo gaya ng napakaraming mga tao. At hindi lamang ang mga alagad ni Jesus na mga naligtas, kundi ang mga banal ay malapit din po sa Panginoon. Sinasabi po ng Panginoon, ang parehong mensahe na sinabi sa kanila ay sinasabi din po sa atin. At sa lahat ng napakaraming tao ngayon, parehong mensahe po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ito po ang ipinangaral ng Panginoon. Kaya sa Mateo chapter 5, sa chapter 6, at maging sa chapter 7, ito po yung tinatawag na Beatitude. Isa po itong mahabang sermon ng Panginoon doon sa bundok. Naniniwala ako sa unang mensahe na ang mapapalad. Ito po yung pinakamahalaga. Sino ang mapapalad? Nagnanais ang Panginoon na ibigay sa atin ang biyaya na ibang iba sa biyaya na inaasahan ng mga tao. Ibinibigay ng Diyos kung ano ang pinakakailangan natin, hindi yung kung ano ang nais natin. Sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang pinakakailangan natin sa lahat. At ang biyaya na ibibigay sa atin ng Diyos, ito po yung pinakakailangan natin at ito yung ating pagpapala. Ang kaharian ng Diyos ay ang lugar kung saan patungo yung mga mapapalad. Kaya po, matututunan natin kung ano ang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ano po ba ang kailangan? Ano po ba ang kwalifikasyon at espiritual na katangian nito pong mga taong mapapalad? Ano po ba? Matututunan po natin ito sa pamamagitan nitong maiksing talata na ito. Gaya po ng sinabi ko na mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Ito ay nangangahulugan na sa pisikal, sinabi na ang buhay ay isa daw paglalakbay.
Dahil ang mga tao ay dumarating na walang dala sa kanilang mga kamay, at ang mga tao ay aalis din na wala ring dala. Ang mundong ito ay hindi natin bayan. At ang ibinigay sa atin ng Diyos ay walang hanggan at maluwalhating kaharian ng langit. Kung nais nating pasukin ang bayang iyon, kailangan nating malaman na walang tunay na kasiyahan ang makukuha natin sa mga kayamanan na nagmumula sa mundong ito. Dahil ang kaluluwa ay naligaw mula sa harapan ng Diyos. Kaya, bagaman tayo ay dukha sa ating katawan, o kahit na ang ating katawan ay saga naman, ang ating kaluluwa ay dukhang dukha. Silang mga mamamatay balang araw ng hindi nauunawaan ang tunay na kasiyahan at pag-asa, sila ay mga hindi nakakaalam ng kanilang patutunguhan pagkatapos ng kanilang kamatayan, at sila ay walang pag-asa. Kaya nga, yung mga tao na ito ang talagang kaawa-awa. Gayunman, kailangan ninyong mahanap ang miserable ninyong pagkatao upang makapasok kayo sa langit. Yun po. Ang unang kondisyon sa pagpasok sa langit ay kailangan ninyong maunawaan na kayo'y dukha. Mapapalad ang mga nahahapis. Nangangahulugan nito na kailangan maunawaan ng isang tao na siya ay dukha sa harapan ng Diyos. At mahapis kapag naunawaan niya na mayroong sumpa at kahatulan para sa kanya pong mga kasalanan. At yung mga nahahapis sa kasalanan, sila ay aaliwin. Ang kaaliwang iyon ng Diyos ay nangangahulugan na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kasalanan at hindi nahahatulan pa at susumpain pa. Kaya ito yung pinakamainam sa lahat ng kaaliwan. Sinasabi din ng Biblia na patatawarin ng Diyos at ililigtas sa kasalanan yun pong mga nahahapis. Kaya mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Nangangahulugan naman ito na ang taong naligtas ay pinatawad na, naging matuwid, tumanggap ng buhay ng Diyos, tumanggap ng puso ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa Galacia, sabi sa 2:20, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Itinanim niya ang puso ni Kristo sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang puso ni Kristo ay nakasaad sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Kaya ngayon, ang kaamuan at kapakumbabaan ay mga katangian ni Kristo at ang espiritual na katangian ng Diyos. Ang banayad na puso mula sa Espiritu Santo. Kaya masasabi po na ang pagiging maamo sa harapan ng Diyos, ito yung puso na tahimik lamang na sumusunod sa Diyos sa kabila ng anumang mga kahirapan. Ang ibig sabihin ng mamanahin nila ang lupa ay ang pagpapala na nais ibigay ng Diyos sa mga tao. Ang katibayan ng pagiging isang born again ay ang pagiging maamo at tahimik na sumusunod sa salita ng Diyos. Bago po ako naligtas, ako din po ay makasarili at nagtitiwala lang sa aking sarili. Ang ugali ko po ay magaspang at mapanakit. Kaya ang mga tao ay nagagalit. Pagkatapos na maligtas, ang masamang puso ay paunti-unting nawala. Sa halip, ito ay unti-unting nababago tungo sa pagkatao ni Kristo. Kaya pagkatapos na maligtas, kayo ay unti-unting nagiging masunurin, maamo, at mapagpakumbaba. At ito ay isang katunayan ng inyo pong kaligtasan. Sa madaling salita, magkakaroon ka ng buhay ni Jesus at ng pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Diyos na mayroong walang hanggang pamana at isang espiritual na pamana na ibinibigay ng Diyos sa mga naipanganak na muli. Bilang karagdagan dito, ang ibig sabihin ng mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay mayroong tunay na kagalakan, kakontentuhan, kasiyahan ng kaluluwa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Subalit,
Mayroong ibang pagnanais gaya ng mga gutom at uhaw sa kanilang mga puso. Ito ang pusong may pagnanais na gawin ang kalooban na nagbibigay lugod sa Diyos. Hindi ito ang pagkagutom dahil sa wala kang makain at hindi yung pagkauhaw dahil sa walang inumin. Ngunit kung ang isang taong gutom ay nagnanais ng pagkain at ang uhaw ay naghahanap ng tubig, gaya nito ang pagkauhaw upang masidhing gawin ang kalooban ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Jesus. Maging sa krus, sa harapan ng Panginoon, sa Mateo 26, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo, sabi ng Panginoon. Noong ang Panginoon ay nagutom sa loob ng 40 araw, nang tinukso siya ng Diablo, na sinasabi sa kanyang gawing bato ang tinapay, sinabi ni Jesus Mateo 4:4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, ang kaluluwa ay higit na sumasagana at dumalago, at sa parehong pagkakataon ay nagkaroon ng pusong nagnanais sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa katwiran ng Diyos. Sa isang balon sa Samaria, nang si Jesus ay pagod, gutom at uhaw mula sa paglalakbay sa buong araw. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad sa Juan 4:32, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo at tapusin ang kanyang gawain sa verse 34. Ibig sabihin nito, nanais ng Panginoon na gawin ang kalooban ng Diyos na higit kaysa sa pagkain at sa pag-inom. Kaya ngayon, ang puso ng Panginoon ay siya namang naging ating puso. Sapagkat sila ay bubusugin. Ibig sabihin ay ibibigay ng Panginoon ang lahat doon sa mga nagnanais. Kaya sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ginagawa ng Diyos na maisakatuparan ang kaharian at katwiran ng Diyos, yan ay sa pamamagitan natin. At ibinibigay niya ang lahat ng mga bagay na kinakailangan sa pisikal noong mga humahanap sa kanyang kaharian at katwiran. Ang Panginoon ay nagbibigay ng espiritual na biyaya at lahat ng pisikal na pangangailangan mula sa Diyos. Kaya, pupunuan ng Diyos ang pamumuhay ng matuwid at ito ay tunay na pangako mula sa Diyos. At isa pa, nais kong pag-isipan natin ang tungkol sa talatang ito na mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Ano po ang mahabagin? Ang mahabagin ay pagkakaroon ng awa, pagpapakita ng habag, pagpapakita ng pag-ibig. Mahabagin. Ito po yung pagbibigay ng pansin at yung magpagiging mapagbigay sa iba. Sa madaling salita po, ito din po yung pagiging maawain. Mapagbigay sa iba. Pagpapakita ng habag. Mayroong dalawang pangunahing katangian ng Diyos. Ang isa ay hustisya at ang isa ay pag-ibig. Ang Diyos ay matuwid at ang pagiging matuwid na ito ay ipinahayag sa kautusan ni Moises. Ang kautusan ay nagpapahayag ng hustisya ng Diyos. Kaya silang lumalabag sa kautusan sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ito ang hustisya ng Diyos. Subalit, kung mayroon lamang hustisya ang Diyos at walang pag-ibig, tayong lahat ay mawawasak dahil sa ating kasalanan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay naipahayag sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay biyaya upang patawarin at iligtas ang sinumang makasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay ipinahayag sa atin kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Namuhay tayo na malayo sa Diyos at naghimagsik tayo laban sa Diyos at gumawa ng lahat ng uri ng kasalanan.
Ang mga kasalanang ito ay tiyak na karapat-dapat sa kahatulan at pagkawasak. Subalit ang Diyos ay hindi nalulugod sa pagkawasak ng kaluluwa natin sapagkat ang kaluluwang ito ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa kamatayan ng isang makasalanan. Kaya, noong tayo ay mga makasalanan pa, at dati ay hiwalay sa mga hiwalay at mga kaaway tayo ng Diyos sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang mga gawa natin, inibig po tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. At iniligtas tayo hindi lamang upang ibigin tayo sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak doon sa krus bilang handog pang kasalanan alang-alang sa atin. Ito ang pag-ibig ng Diyos. At hindi kagaya ng pag-ibig ng tao. Mayroong kaunting pagkakapareho sa pag-ibig ng tao. Kung ang taong iyon ay iniibig ko, iibigin ko din siya. At kung ang taong iyon ay napupuot sa akin, napupuot din ako. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit, ito ang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos ay dumarating ang pag-ibig na may paggalang. Gaya ng tao na higit at higit pang lumalago, siya ay magiging higit na mapagbigay at mapagmahal na tao. Subalit kulang pa rin ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi gaya ng sa tao. Kaya kapag ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos, ginagamit natin ang salitang agape. Ito ay sakdal na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig, banal na pag-ibig, pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hindi gaya ng sa tao, walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging kapalit na pag-ibig, ito yung agape love na nahahabag sa mga tao. Mabuti man sila o masama man sila na gumagawa ng maraming mga kasalanan. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ng mga makasalanan. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag, ito ay sa pamamagitan ng habag, sa pamamagitan ng kanyang awa at ng kanyang habag. Kaya, ayon sa unang Juan chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo yung umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging mga kaaway ng Diyos. Subalit upang maipagkasundo tayo sa Diyos, si Jesus ay naging sakripisyo ng pakikipagkasundo doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Ibinaba ang banal na kamay ng Diyos at ginawa ang gawain ng pakikipagkasundo upang ang mga makasalanan ay malapit na mawasak ay makatagpo ang Diyos. Bago natin nakilala ang Diyos, bago natin inibig ang Diyos, una tayong inibig ng Diyos. Noong tayo'y mga makasalanan pa, noong tayo'y mga kaaway pa sa pamamagitan ng masasamang gawa, ang Diyos ay nahabag sa atin. Dako po tayo sa Efeso chapter 2. Tingnan po natin. Efeso chapter 2 verse 3. Verse 3 hanggang 5, basahin po natin. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo noy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Dati tayong lumakad ayon sa lakad ng sanlibutan. Sinunod natin ang kasamaan ng ating laman at ginawa ang lahat ng ninanasa ng laman at ng ating puso. Kaya simula pa lang, tayo ay katutubong anak na ng kapuotan, gaya naman ng mga iba na tatanggap ng kanyang puot at ng kahatulan ng Diyos. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Sinasabi ng talatang ito, ang Diyos na mayaman sa awa. Diyos na mayaman sa awa at mayroong habag dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Hindi natin lubos na mauunawaan ito.
ang taas ng kanyang pag-ibig sa mataas at banal na dako. Gayun din ang lalim, ang pag-ibig na kayang hilahin maging ang mga makasalanan papalabas mula sa kalaliman ng impyerno. Ang hangganan ng pag-ibig, ito'y malawak kaysa dagat. Ito ang pag-ibig na kayang yakapin ang lahat. Ang haba ng kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Ito ay kamangha-mangha at napakadakilang pag-ibig. Isang kamangha-mangha at dakilang pag-ibig. Isang kamangha-manghang pag-ibig na kayang patawarin at tanggapin ang sinumang mga makasalanan. Ang Diyos po ay mayaman sa awa. At ito po ang resulta ng habag ng Diyos. Kayang patawarin ang sinumang makasalanan. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, walang sinuman ang maaaring maligtas. Walang sinuman ang maliligtas. Sapagkat ang Diyos po, itinuturing ang kanyang sarili na matuwid at yung Diyos po ay mabuti. Ito ay dahil lamang sa habag ng Diyos, kaya tayo po ay naligtas. Bago natin nakilala ang Diyos, bago natin ibigin ng Diyos, una tayong inibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin, sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, iniligtas tayo ng walang anumang kondisyon. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Isang kaloob na ibinigay sa mga makasalanan, ito po yung kaligtasan. Ganun din sa Mateo 18 verse 14, sinabi ng Diyos, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kaya hindi po ito nais ng Diyos. Ito ay hindi kalooban ng Diyos na ang sino man sa mga maliliit na ito, na sino man sa mga miserableng makasalanan, ay mapahamak yung kanya pong kaluluwa. Gayun din sa unang Timoteo chapter 2 verse 4 na nagnanais na ang lahat ng tao'y maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 8 hanggang 9, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya, pag-ibig ng Diyos. Sa 1 Corinto 13:4, ang pag-ibig ay matiisin. Ang Diyos ay naghihintay sa mga makasalanan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-ibig ng Diyos na nahabag sa makasalanan patungo sa pagkawasak sa pamamagitan ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas ng walang anumang hinihinging kapalit. Gaya sa 1 Pedro 1 verse 3, sinabi po niya sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. Ayon sa kanyang malaking kahabagan, si Yesu Kristo ay namatay sa halip na tayo at kanyang pinatawad ang lahat nating kasalanan at siya'y muling nabuhay. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa langit. Muli niya tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Inilaan sa langit para sa inyo. Ito po, ang maligtas at magkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit ay natupad lamang sa pamamagitan ng mahabaging pag-ibig ng dakilang Diyos, kaya kamangha-mangha po. Kaya naman po, tayo ang mga taong nakatanggap ng habag ng Diyos. Sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Tayo ipinanganak na muli, naligtas, at nagkaroon ng buhay na pag-asang makapasok sa langit.
Gayun din naman, lahat ng iyon, ang pagbabago sa ating puso at buhay ng Espiritu Santo ay ayon din sa kahabagan ng Diyos. Kaya naman, ang kahabagan ng Diyos ay talagang kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Mikas chapter 7 verse 19, siya'y muling mahahabag sa atin. Kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Tatapakan ng Diyos ang ating kasamaan. Ibig sabihin ay aalisin niya ito. Kanyang inihagis ang lahat nating kasalanan sa kalaliman ng dagat. Kaya sinabi po ito ng Diyos sa iba't ibang paraan dahil baka mag-alala pa tayo eh. Kaya lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos na nahabag sa atin. Lahat po ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi na tayo dapat mag-alala. Kaya naman sinasabi po sa Isaiah chapter 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Sabi po dito, at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kaya ito po ay napakahalaga ng mga salita. Kahit sinong makasalanan, iniisip ng mga tao sa mundo na yung ganitong miserableng makasalanan ay hindi maliligtas. Sinasabi nila, kung mayroon talagang Diyos, hindi niya tatanggapin ang makasalanan na kagaya ko. Ako ay hahatulan sa harapan ng Diyos. Ako ay mawawasak. Walang anumang mabuting bagay sa akin. Puro makasalanang bagay lamang. Ako ay gumawa ng masasamang bagay lamang. Kaya ako ay hahatulan at susumpain. Paano ako makakalapit sa Diyos? Gayong ang aking katawan ay marumi na. Kaya sasabihin ng Diablo, tama, hindi tatanggapin ng Diyos ang taong kagaya mo. Kaya nagpapatuloy na lang yung mga taong ganito sa kanilang kasalanan at sinasabi nila, bahala na kung anong mangyari. Sabi nila, kung ang taong makasalanan na iyon ay nilisan ng kanyang lakad at itinapon ng kanyang pag-iisip at siya'y manumbalik sa Diyos, patatawarin siya ng Diyos at tatanggapin. Paulit-ulit na sinabi ng Diyos, manumbalik ka. Kaya kung titingnan po natin yung nilalaman ng Lucas chapter 18 magmula verse 9 hanggang verse 14, makikita po natin dito yung pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ay nagsalaysay ng isang talinghaga dito po sa Lucas. At meron po ditong kwento tungkol sa dalawang tao. Sabi dito, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Dalawang lalaki po. Ang isa ay ang Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo, sila ay tinuturing ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Sila yung pinakarelihiyoso sa mga Israelita. Kanila pong patuloy na iniingatan ng kautusan, nananalangin ng mahabang oras, nagbibigay at hindi nagkakasala na gaya ng iba. Kaya ang Fariseo ay tumayo at itinaas ang kanyang kamay at tumingin sa itaas at nagsabi, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Ang taong ito'y matuwid, higit na matuwid kaysa kanino man. Subalit, hindi siya maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ayon sa Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng marumi, ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Gaano ka man kamatuwid sa iyong sarili, ito ay gaya ng pagsusuot ng maruming kasuotan sa harapan ng Diyos, tapos sasabihin mo, ang aking kasuotan ay maganda, hindi ba? Ito po ay isang pagkukunwari at hindi niya po ito tatanggapin. Ang katwiran ng tao ay gaya ng maruming kasuotan sa harapan ng Diyos at isang kahangalan.
Ito po'y gaya ni Adan at Eva na nagsusuot ng dahon ng puno ng igos at sinusubukan na humarap sa Diyos. Subalit, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Kung ikukumpara ang maniningil ng buwis dito sa Pariseo, wala pong sapat na pagkukumpara para sa kanila. Sapagkat ang maniningil ng buwis ay sumuway sa kautosan. Hindi natin alam kung gaano karaming kasalanan ang kanyang nagawa. Siya ay naniningil ng buwis sa taong bayan at kinokolekta niya ito. Sa panahon po natin, maaari nating sabihin na ito ay pandaraya, hindi po ba? Korupsyon. Subalit ang taong ito ay umasa sa biyaya ng Diyos. Subalit hindi siya makapasok sa loob ng templo at pumunta sa harapan ng Diyos. Yung Pariseo ay nakatingin sa itaas at nananalangin, subalit ang maniningil ng buwis hindi man lamang maitingin ang kanyang mga mata sa langit. At anong sabi niya? O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi niya sinabi ang ganitong kasalanan o gayong kasalanan, kundi itinuring niya ang kanyang sarili na makasalanan. Kahit na ako ay puno ng kasalanan at patungo sa kalaliman ng impyerno, gayon pa man, O Diyos, mahabag ka sa akin. Hiningi niya yung awa ng Diyos. Mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang isa ay nagtungo at nagtiwala sa kanyang sariling katwiran at ang isa naman ay nanaog na nagtitiwala sa biyaya ng Diyos upang magkaroon ng walang kondisyong kahabagan. At mismo ang salita ni Jesus, sinabi niya, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Paano nga maniningil ng buwis na ito? Ay sinabi na matuwid. Ang Pariseo ang matuwid. Subalit ang katwiran ng Pariseo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Si Adan ay umami na siya ay hubad. Kaya naman, ginawan sila ng Diyos ng kasuotan mula sa balat ng hayop at sila ay dinamitan. Nang patayin ng Diyos ang hayop at dumanak ang dugo upang takpan ang kanilang kahihiyan, ay gayon din naman tayo. Nang tayo ay umamin na tayo ay mga makasalanan, dinamitan tayo ng Diyos ng kasuotan ng katwiran, ng kasuotan ng kaligtasan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Itinuturing ng Diyos na katwiran ng pananampalataya sa biyaya ng kapatawaran at kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya nga sa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Hindi lamang ang ating mga kasalanan ang napatawad, kundi tayo din ay walang kondisyong inaring ganap ng walang anumang kapalit. Ito po ang biyaya ng Diyos na walang kondisyong habag. Dahil sa awa, tayo'y inaring ganap. Tayo ay umaasa sa mahabaging pag-ibig ng Diyos para magpatuloy. Kaya nga, walang namamatay dahil sa sobrang dami ng kasalanan. Subalit sila ay namamatay o napapahamak dahil hindi sila naniniwala sa mahabaging pag-ibig ng Diyos at sila ay hindi nagsisi. Kaya nga, sa Roma chapter 2 verse 4 hanggang 5, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kaya ito po ang kabutihan at habag ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay hindi naniniwala sa biyaya ng Diyos na nagpaparaya para sa mga makasalanan at kanilang kinamumuhian ang kayamanan ng pagtitiis ng Diyos para sa mga makasalanan. Kaya dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sinasabi ng iba, hindi ako maniniwala kahit mamatay man ako. Na sinusunod po nila yung kanilang pusong hindi nagsisisi. Nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Ang dahilan kung bakit hahatulan ang tao sa harapan ng Diyos ay dahil sa hindi pananampalataya sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na sagana sa kahabagan. Subalit siya ay hindi man lamang nagsisi.
Kaya nga sa Mateo chapter 5 verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Anong uri ng tao ang may kakayahan na magkaroon ng mahabaging pag-iisip? Ito ay ang mga tao na tumanggap ng habag ng Diyos. Ang mga tao na katanggap ng habag ng Diyos ay maaaring maging mahabagin din naman sa ibang mga tao. Ang tao na inibig ng Diyos ay maaaring umibig sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Kaya kung ang taong nakatanggap ng habag ng Diyos ay mayroong mahabaging pag-iisip sa ibang tao, siya ay makakatanggap ng higit pang habag mula sa Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng walang kondisyong habag ng Diyos. At nang tayo ay naligtas at magipagkatapos nating maligtas, kailangan nating patuloy na makatanggap ng habag ng Diyos dahil tayo ay mahihina at may pagkukulang pa. Kaya naman ang ating buhay Kristiyano ay nagpapakita ng habag ng Diyos sa pamamagitan natin. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga tao sa mundo sa pamamagitan ng mga taong unang nakatanggap nito. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. At ang kagalakan at kapayapaan na ating natanggap ay hindi lamang ibinigay sa atin para itago, kundi ito ay ibinigay sa atin upang ibahagi din sa iba. Kaya sinabi sa Juan chapter 7:38, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Kung mayroon tayo ng mga ilog ng tubig na buhay, kailangan itong dumaloy patungo sa ibang tao. Itong biyaya po ng Diyos kailangan dumaloy patungo sa ibang mga tao. Kaya, ano po ang ibig sabihin na ibahagi ang kahabagan ng Diyos sa ibang mga tao? Ito po ay ang pagliligtas sa espiritu ng isang tao. Ito ang pagpapakita ng kahabagan ng Diyos. Maraming mga mahihirap na tao dito sa mundo. Mayroong mga ulila na wala ng mga magulang. Ako po ay nalulungkot para sa kanila. Kaawa-awa na makita ang ganitong mga tao na mahihirap at walang makain. Ako ay nalulungkot para sa mga taong may sakit at namamatay. Pati na doon sa mga tao na walang tahanan at kailangan matulog sa kalsada. Kaya maraming mga mahihirap na tao dito at doon. Kaya kahit na ang isang tao ay namumuhay ng maayos sa pisikal na kalagayan, subalit, kung ang taong iyon ay ligaw sa kanyang kaluluwa, kung siya ay mamamatay ngayon, ang kaluluwa ng taong iyon ay papasok sa walang hanggang impyerno at magdurusa magpakailanman. At iyon po ay mas miserable pa kaysa sa hirap ng mga taong naghihirap dito sa mundo. Kaya kailangan nating dalhin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos maging sa kanila. Ang Diyos po nasagana sa habag. Upang sila po ay maligtas, ay dalhin po natin. At kung mauunawaan nila ang kahabagan ng Diyos at maligtas, magiging napakasaya po nilang kagaya natin. Ang pagsusuot ng kahabagan ng Diyos ay ang pinakamasaya. Wala po tayong pagpipilian dito, kundi ipakita at ihatid ang kahabagan ng Diyos sa kanila. Sa Mateo 9:36, sinabi ni Jesus, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay ang bayang pinili ng Diyos. Sa kanila ay mayroong mga pari. May mga guro at maraming mga dalubhasa sa kautusan. Subalit, hindi sila mga pastol na makakapagbigay ng pagkain at ng gabay sa mga tao. Gaya ng nasusulat, hindi nila pinakain ang tupa. Sa halip, sa Ezekiel 34 verse 4, kundi inyong pinamumunuan sila na may karahasan at kalupitan.
Kaya nang makita ito ni Jesus, siya'y nalungkot sa katotohanan na sila'y nagdurusa at napahiya katulad ng tupa na walang mga pastol. Dapat nating tingnan ang sanlibutan ng gaya ng pagtingin ng Panginoon dito. Ito po ba ay para lamang sa mga tao noong panahon na iyon? Pareho din po sa ngayon. Tingnan natin, tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo at siya'y nahaawa sa kanila. Dapat tayo'y magkaroon ng ganitong pagkahabag. Dapat nating tingnan ang sanlibutan kung paanong ito'y tinitingnan ni Jesus. Kaya ngayon, sa panahon ng mga Kristiyano, mayroong maraming mga denominasyon, maraming mga simbahan, maraming mga pastor at mga pari. Gayon man, napakahirap makakita ng pastol na magpapakain at gagabay sa mga kaluluwa. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kakaunti lamang sila. Maraming tao ang gusto makapasok sa langit, subalit mas maraming tao ang hindi makakapasok kaysa doon sa mga makakapasok sa langit. Dahil kakaunti lamang yung pastol na may kakayahang magpakain at gumabay sa mga kaluluwa. Hindi ko po alam kung ilan. Maaring may isa sa 100 ang makakapasok sa langit, o isa sa 1,000, o isa sa mga 1,000,000. Hindi po ba? Nakamamangha yung bagay po na ito? Kaya naman, kailangan natin silang tulungan na maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo na may puso ng Diyos na mahabagin. Hindi lamang po sa ating pamilya o mga kamag-anak o mga kaibigan, ganun din sa ating mga kapitbahay, sa mga tao sa sanlibutan na walang kaugnayan sa akin. Sila po ay parehas na dukha sa paningin ng Panginoon. Kung makikita natin ang sanlibutan na gaya ng pagtingin ng Panginoon, kung tayo'y makakarinig ng mga balitang may taong namamatay dahil sa COVID-19, may ilan na namatay dahil sa aksidente, sa sasakyan, tayo ay nalulungkot. Gaano silang kaawa-awa? Tayo'y labis na nalulungkot. Lahat ng katawan ng tao'y mamamatay, tandaan natin. Subalit dapat ninyong isipin ang tungkol sa kamatayan ng Espiritu sa harapan ng Diyos at ito'y pupunta sa impyerno. Kaya sa halip na maawa ng higit sa kamatayan ng katawan, dapat tayong maawa sa kanilang espiritong mapapahamak. Gaano silang kaawa-awa? Yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang taong mahahatulan ay mamamatay sa ikalawang pagkakataon at sila'y labis na magdurusa sa impyerno magpakailanman. Hindi po ito natatapos sa kamatayan ng katawan. Ito'y higit na mas malaking problema kaysa kamatayan ng laman. Kung tayo'y hindi maaawa sa kanila, sino po ang maaawa? Kailangan nating gawin ang lahat ng magagawa natin upang mailigtas ang kanilang espiritu. Kahit po sa ating mga kaaway, dapat tayong magkaroon ng maawaing pag-iisip dahil po sa espiritu. Noong tayo mga kaaway pa nga ng Diyos, si Jesus ay namatay na para sa atin, hindi ba? Ngunit, kapag nakikita natin ang taong gumawa sa atin ng masama, sinasabi natin, sana mapunta siya sa impyerno. Ito po ang puso ninyo. Hindi po ito ang puso ng Diyos. Ang dapat nating sabihin, sana ay maligtas din siya. Kaya nga, sa pagkakaroon ng mahabaging pag-iisip, pagkamaawaing kaisipan sa bawat tao, ang pagiging mahabagin ng Diyos ay may papahayag natin sa mga tao. Sa Lucas chapter 10 verse 30, gumamit si Jesus ng ilang mga talinghaga na sinasabi, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at siya'y binugbog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Ang Jerusalem ay ang lungsod ng Diyos. Ang lungsod ng Jericho ay lungsod ng kasalanan. Bakit kaalis sa Jerusalem at papunta sa lungsod ng Jericho? 2 beses na po ako nakapunta sa daan na yan, mula Jerusalem patungo Jericho. Pababa po ito. Pababa na po ako noon at wala man lang bahay sa lugar na iyon nung ako'y dumaan. Mayroon lamang mga bato sa daan at may mga tulisan na nagtatago sa lilim ng mga bato.
At sinusunggab ba nila ang mga dumadaan at pinagnanakawan, maging ang kanilang mga kasuotan ay kinukuha at binubugbog at yung iba po ay hanggang kamatayan. Ito po ay talagang nangyari noong unang panahon. Maaari pa din maging sa panahon ngayon. Kaya siya'y halos patay na. Hindi man lamang niya magawang makatayo sa sarili niya. Tapos, mayroong pari na pababa doon sa daan din na iyon. Nakita ng pari ang taong ito at siya'y naawa. Uy, kawawa naman ang taong ito. Pinagnakawan siya at ngayon, siya ay mamamatay na. Kawawa naman. Tapos lumampas. Paano ito nangyari? Hindi ito dapat mangyari. Yung taong mamamatay ay iniisip niya na, kung hindi ako iniligtas ng pari, sinong maaawa sa akin? Pero talagang siya'y nilampasan ng pari. Kaya siya'y muling nag-isip, siguro kaya niya ako nilampasan dahil siya ay napakabanal. Nang tumagal-tagal pa, may nakita siyang taong mabilis maglakad. Siya'y isang levita, isang naglilingkod sa templo. Yes, tutulungan ako ng taong ito. Ang levita ay labis din na naawa sa kanya at dinaanan lang din siya. Siya rin ay naawa doon sa taong halos patay na, subalit hindi niya tinulungan yung tao. Paano kung magkamali ako sa pagtulong sa kanya? Kaya nagpanggap ang libitang ito na hindi siya nakita at nilampasan lang siya. Ang ikatlo ay ang Samaritano. Nakita siya sa kanyang paglalakbay at labis na nahabag sa kanya. Siya'y kanyang nilapitan, tinalian ng mga sugat matapos buhusan ng langis at ng alak. Kaya binuhat siya at isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay panuluyan. At siya'y nagbilin sa may-ari ng bahay panuluyan na alagaan ng pansamantala. Dahil iniisip niya na malala ang mga sugat nito. Nagbigay ng 2 denaryo ang Samaritano at nakiusap na alagaan siya. At sa anumang karagdagan pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik, sabi po ng Samaritano. Ang mabuting Samaritano ay tumutukoy kay Jesus. Ang tao nakatagpo ng mga magnanakaw ay isang Hudyo. Nakatagpo niya ang mga magnanakaw habang siya'y pababa sa Jericho mula Jerusalem. Maging ang pari o ang levita man ay hindi tumulong sa kanya. Ang mga Hudyo sa Jerusalem ay itinuturing ang mga Samaritano na parang mga asong kalye. Alam nyo, nang sakupin ni Ashur ang hilagang Israel na sa nakalipas, ang mga Hudyong nahatulan ng ibang mga lahi ang siyang naging mga Samaritano. Kaya itinuturing yung mga Hudyo po na nahaluan ng ibang lahi, naging Samaritano po sila. Kaya itinuturing po ng mga purong Hudyo yung mga Samaritano na parang mga asong kalye. At itinuturing naman ng mga Samaritano ang mga Hudyo bilang kanilang kaaway. Wala silang pakialam sa isa't isa. Kaya sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, ikaw ay isang Samaritano. Minaliit nila si Jesus na sinasabing siya'y may masamang espiritu. Subalit si Jesus na kinapuotan at pinabayaan ng mga Hudyo ay naging kanilang tagapagligtas. Ang langis at alak ay kumakatawan sa banal na espiritu at sa dugo. Ang langis at alak ay mahalagang pagkain para sa mga tao ng mga panahong iyon, habang ito rin ay ginagamit na panggamot sa mga biglaang mga pasyente. Ang alak ay may sangkap na pang-disinfect, kaya ito ay ginagamit bilang pang-disinfect na pampalambot sa mga sugat. Ngayon, ang banal na espiritu at ang dugo na dumana kay Jesus noong siya ay namatay ang siyang nagpagaling sa atin mula sa atin pong mga kasalanan. Kaya, ayon sa isang himno, ako'y muling ipinanganak sa pamamagitan ng hukbo at ng dugo. Ang ibig sabihin po nito ay ang pagiging ligtas. Ngunit, kahit ang tao ito ay naligtas, dahil ang taglay niyang sugat ay malaki, kailangan niyang magpagaling ng ilang panahon muna. Kaya't ang may-ari ng bahay panuluyan, siya na iniwan ng Diyos sa iglesia, na siyang kumakalinga sa iglesia, siya po ay ang Espiritu Santo. Ang pagbibigay ng 2 denaryo ay biyaya at katotohanan kay Kristo Jesus. Kaya kahit na tayo ay naligtas na,
Kailangan pa rin natin ng biyaya. Kaya't ang Espiritu Santo po ay nagpapatawad at nagbabago sa atin sa katotohanan. Patuloy itong ginagawa ng Espiritu Santo upang tayo'y gamutin sa mga sugat ng ating mga kasalanan. Kaya hanggang sa siya na nagligtas sa atin ay magbalik. Sa pagbabalik ng Panginoon, ayaw niyang makita ang isang tao na halos patay na pero nabubuhay pa, kundi isang tao na malugod siyang binabati na mayroong malusog na anyo na hindi alintana yung mga pilat. Kaya't ang Diyos na nagligtas sa atin ay muling babalik para sa atin. Sinabi niya na siya magbabalik na hindi na para sa kasalanan. Kailangan nating sumamba at maghintay sa Panginoon na hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, may dalubhasang nagtanong kay Jesus, "Sino ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "Sino ang naging kapwa sa taong nakatagpo ng mga magnanakaw sa pagitan po nitong tatlo, yung pari, Levita o Samaritano?" Ang sagot ay, "Siya na nagpakita ng habag sa kanya." At sinabi ni Jesus, "Oo, tama yun. Kaya humayo ka at gawin mo." Ang talatang ito ang lumimot sa mga naunang mga talata. Humayo ka at gawin mo. At gayon din ang gawin mo. Hindi ito kayang gawin ng mga taong hindi ligtas. Ibig sabihin nito, ang Diyos ang nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya kailangan ninyong humayo at mahabag sa mga nawawalang kaluluwa at maging mapagbigay upang matulungan silang maligtas katulad ng ginawa sa inyo ng Diyos. Kailangan nating gawin ang katulad ng ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga tao na walang pakialam sa iba, at walang tapat na puso upang iligtas yung iba, ay malamang na hindi pa nakatanggap ng habag mula sa Diyos ang mga taong ito. Papaano ang isang tao na tumanggap ng habag ng Diyos ay walang damdamin para sa iba? Kapag tayo ay naligtas, natural sa atin na mahabag sa ibang kaluluwa at maawa sa kanila. Lalo na yung mga nakaupo at nanlilimos sa templo, nakilala nila si Pedro at Juan. Itinuon niya yung kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro sa mga gawa, chapter 3, verse 6, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Heso Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Walang salapi si Pedro at si Juan, subalit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Pagkatapos ang pulubi ay kaagad na tumayo. So palagay niyo po ba, ang taong nakaupo ay nangangailangan ng kaunting salapi para sa tanghalian? Siya ay naging pulubi dahil siya ay isang lumpo. Kung siya ay babangon, hindi siya mamumuhay bilang isang pulubi. Ito'y hindi pagbibigay ng mga bagay na kanyang ninanais. Ang pagbibigay ng bagay na pinakakailangan niya, yun po ang punto. Wala tayong mga makamundong bagay upang ipantulong sa iba. Subalit kaya nating ibigay ang mga bagay na ito, maligtas sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus at makatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tinanggap ninyong walang bayad. Ibigay din ninyong walang bayad. Hindi niyo ba ginagawa ito? Kaya't kailangan natin ang kalooban ng Diyos para sa mga nawawalang kaluluwa. Sila po'y dapat na maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng saganang habag ng Diyos. Kailangan natin gawin ang ministeryo na ito. Ang mga huling salita ni Jesus noong siya'y umakyat sa langit, sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, mangaral sa lahat ng mga tao. Sino mang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sinasabi po ng Biblia sa Roma chapter 1 verse 16, "Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego." Kung maunawaan ng mga tao ang biyaya ng Diyos at panampalataya na maaari silang maligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang tanong, paano hindi natin ipinapangaral ang Ebanghelyo? Kaya't sinasabi sa Kawikaan 24:11, "Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan." Kaya ngayon, ang lahat ng mga tao ay patungo sa impyerno sa pamamagitan ng pagkaalipin sa kasalanan at pagkaalipin kay Satanas
Sa katapusan, sa sandaling panahon, mamamatay sila, papasok sa impyerno. Sila ang mauhulog sa kamatayan. Iligtas mo sila. Nangangahulugang huwag pabayaan. Biglang may isang tao po na aksidente ng sasakyan. Halos mamamatay na. Kung gayon, dapat ka munang sumaklolo. Meron pong mga taong pumapatay ng iba, ngunit ang mga nurse, doktor at doktor na silang nagpapagaling sa mga taong halos mamamatay na ay hindi man lang natutulog at nagbibigay po ng kanilang napakaraming mga pagsisikap para po doon sa mga taong mamamatay na. Kabaliktaran po sila ng mga taong pumapatay. Upang mabuhay ang kahit isang taong mayroon, isang tao, ay yung nurse at doktor ay nagsisikap. Upang mabuhay kahit ang isang tao pa sa tambak ng kongkreto, mayroon silang pagsisikap sa loob ng maraming araw na hindi sumusuko sa paghahanap ng tao na iyon na natabunan. Kung ang isang tao ay naligtas, ang lahat ng mga tao ay nagpapalakpakan. Ganito po yung nangyayari kapag mayroong mga nangyayari, mga trahedya. Kapag mayroon pong mga taong natabunan doon po sa guho, nagsisikap po yung mga rescuer na hanapin kahit na isang tao lamang. At kapag mayroong naligtas, ang lahat po'y nagpapalakpakan. Kaya nga po, dito po sa Kawikaan chapter 24, sa verse 12, kung iyong sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaduluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Hindi niyo po ba nalalaman? Ay, kasinungalingan po yan. Kung hindi siya ligtas, ay hindi po niya alam. Subalit ang mga taong tumanggap ng kaligtasan, alam nila ito. Hindi ko ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? Ang husay magsalita ng kasinungalingan, kung hasabihin natin, hindi natin alam. Ibig sabihin, siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Ayon sa gawa, ano pong ibig sabihin? Ang Diyos ay umahatol ayon sa paggawa ng masasamang bagay. Kasalanan po ang hindi paggawa ng mabuti. Ang una na kabilang sa mabuti ay ang pagliligtas ng kaluluwa ng isang tao na patungo sa impyerno. Sa makatuwid ay ang hindi pagsasanay na gawin ito, ito ay isang kasalanan din. Gaya po sa Santiago chapter 4:17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ngayon, humihingi ang Diyos ng isang sakripisyo mula sa atin upang makamit ang kasaysayan ng pagliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ang isang sakripisyo ay nangangahulugang maglaan ng oras, yaman at ng lahat ng mga bagay upang maipangaral ang Ebanghelyo. Yan po ang nais ng Diyos mula sa atin, ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi po natin alam kung gaano karami mga taong namamatay dahil hindi pa nakakapakinig ng Ebanghelyo maski isang beses. Alam po natin ang isang ito, na humihiling ang Diyos na gaya ng paghiling ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita, maging handa sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sa magandang sitwasyon at sa mahirap na sitwasyon, maging handa po na ipangaral ang Ebanghelyo. Ito po yung hiling ni Apostol Pablo at ito rin ang kahilingan ng Diyos. Sa mundong ito, ang isang espesyal na kapangyarihang pampolitika, ang kapangyarihan ng agham, sibilisasyon, sining, pagtuturo sa moralidad, ay hindi maaaring manatili at hindi makapagbibigay ng totoong kaligayahan. Kung hindi po mauunawaan ng sino man ang pag-ibig, yung biyaya, yung kahabagan ng Diyos na nakakapagligtas, walang sino man ang maaaring makakuha ng totoong kaligayahan. Walang sino man ang magkakaroon ng tunay na kasiyahan. Kapag naunawaan ng sino mang tao ang biyaya ng Diyos, na mayaman sa awa, at ang taong ito'y makatanggap ng kaligtasan, maaari siyang maging pinakamaligayang tao, naligtas ang kaluluwa, naging anak ng Diyos, nakatanggap ng isang walang hanggang pag-asa na maaaring makapunta na sa langit. Ano po ba ang mga bagay na mas masaya kaysa dito? At sabi din dito, mapalad ang mga mahabagin. Nangangahulugan, mahabagin sa mahina na tao sa church. Pusong mahabagin sa mga mahihina pa, ang pananampalataya. Lahat po ay mahina. Ito'y upang maging mahabagin sa mga nagdurusang kapatid.
Ito po yung pagiging mahabagin sa mga mahihina at nagdurusang brothers and sisters. Tingnan po natin sa aklat po ng Job, sa chapter 6, Job chapter 6, verse 14 hanggang verse 15. Job chapter 6 verse 14 hanggang 15. Siyang nagkakait ng kagandahang loob sa kanyang kaibigan ay nagtatakwil ng takot sa makapangyarihan sa lahat. Ang aking mga kapatid ay mapandayang tulad sa batis na parang daluyan ng mga batis na lumilipas. Si Job po ay may takot na mabuti sa Diyos. Subalit ipinahintulot ng Diyos ang pagdurusa upang siya isubukin. Kaya ang mahalagang sampung anak ni Job, sila po ay namatay ng sabay-sabay sa isang sakuna. Nawala ang higit niyang yaman matapos din ang isang sakuna. Kaya si Job ay nagkaroon din ng karamdaman at lubhang napakasakit ng karamdaman. At kumukuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin yung kanyang sarili. Ganito yung nangyari kay Job. Nang mabalitaan ang tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya at nakita nila si Job, hindi sila nagsalita sa mahabang panahon dahil ang paghihirap ni Job ay talagang napakalaki. At pagkatapos nito ay sinabi nila, sino ba ang walang sala na napahamak? O saan ang mga matuwid ay winasak? Talaga bang dahil sa nagawa mong isang kasalanan? Dumating ang kanyang mga kaibigan at hindi umaliw at nagbigay ng gamot. Hindi po sila nagsalita ng magandang salita. Kaya sinabi ni Job, ngunit kayo'y mapagtatha ng mga kabulaanan. Kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan. Kayo ay gaya ng mga manggagamot na hindi makapagpagaling. Kaya sa Job 16 verse 2, ako'y nakarinig ng maraming ganyang bagay, kahabag-habag na mga aaliw kayong lahat. Kayo'y tulad sa mga tumutulong, subalit mga nagbibigay ng pagdurusa. Kaya siyang nagkakait ng kagandahang loob. Gaano po siya kapagod? Nagtatakwil ng takot sa makapangyarihan sa lahat. Paano siya natakot sa Diyos sa mahirap na sitwasyon? Ang kabaitan ay dapat ipakita ng kanyang kaibigan. Wala silang mahabaging pag-iisip, kundi puro sila panunumbat kay Job. Ang aking mga kapatid ay mapandayang tulad sa batis na parang daluyan ng mga batis na lumilipas. Kapag natuyot ang batis, ang mga isda na nakatira roon ay mamamatay din. Ang isang nauuhaw na manlalakbay ay nais na uminom ng tubig, ngunit tuyo ang batis. Kaya hindi siya makakainom. Hindi nila binigyan ng kaaliwan si Job. Hindi sila nakatulong. Sa halip, pinalaki pa nila ang sugat sa puso ni Job. Dapat po tayong mahabag sa ating kapatid na mga nangangailangan. Kaya sa Job 19:21, mahabag kayo sa akin, mahabag kayo sa akin, o kayong mga kaibigan ko, sapagkat hinampas ako ng kamay ng Diyos. Mahabag kayo sa akin. May mga kapatid na nagkakaproblema. Sinabi ng Kristiyano, siya'y pinarusahan dahil sa kanyang kasalanan. Maaari niyo po bang isipin ito sa ganitong paraan? Dapat po tayong mahabag sa kanya. Dapat po natin siyang aliwin at palakasin ang loob niya. Sa awit 103 verse 13, kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Nahahabag po ang isang ama sa kanyang mga anak. Kailan po? Kapag siya ay may sakit. Kapag siya po ay may bagbag na diwa, mas nahaawa ang kanyang ama sa kanya. Iiwan po ba siya ng isang ama? Gaya ng pagkahabag ng mga magulang sa kanilang mga anak, kinahahabagan po tayo ng Diyos. Kapag tayo po ay nasa kabalisahan, kapag tayo po ay nasa kahirapan, ang Diyos po ay higit na nahahabag sa atin. Gayun din,
Dapat pong magkaroon tayo ng parehong pag-iisip. Ang Diyos po ay palaging nahahabag sa atin. Sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 14, palakasin ang mahihinang loob. Alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. Kaya mula sa mga ligtas na brothers at sisters, mayroong mga tao na mahihina ang loob at kulang sa lakas. Kailangan nila ng tagapag-alaga. Paano kung walang tumulong sa kanila? Hindi po tayo dapat magpanggap na hindi natin sila nakikita. Gaya sa Judas 1:22, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Dapat tayong magkaroon ng habag doon sa mga mahihina ang pananampalataya at may duda sa kanilang mga puso. Ang Diyos ay nahahabag doon sa mga hindi pa naliligtas. Dapat natin silang tulungan na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At dapat tayong mahabag doon sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Dapat tayong mahabag sa kanila na may puso ng Diyos. Maging mga mahabagin. Ganito po yung pagiging mahabagin. At ang pagkamahabagin din po ay ang patawarin ang mga nakagawa sa akin ng pagkakamali. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Maging mabait kayo sa isa't isa. Ito po ang habag sa iba. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, dapat rin nating patawarin ang isa't isa. Kung nabigo kayo na patawarin ang iba at patuloy kayong napupuot sa tao na iyon, ito ay magiging mas malaking kasalanan kaysa kasalanan ng taong iyon sa harapan ng Diyos. Kaya gaya po na nakalagay sa Marcos 11:25, kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man. Kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man. Kapag nananalangin kayo, sinabi ng Diyos na patawarin ang sinumang nakagawa ng mali sa inyo. Kung ganoon ay patatawarin din kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Gaano karaming mga kasalanan ang pinatawad sa atin ng Diyos? At tayo din po ang mga tao na patuloy na papatawarin sa hinaharap. Subalit, paano ninyong nahihingi sa Diyos na patawarin ang inyong mga kasalanan, samantalang hindi naman ninyo magawang patawarin ang pagkakamali ng iba sa inyo? Paano? Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 6, manalangin kayo ng ganito. Sa verse 9, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ano po ang kahulugan nito? Mas marami ang pagkakamali nating nagagawa kaysa sa tama. Tayo ang dapat na patawarin. Dapat kong patawarin din ang iba. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Sa Mateo chapter 6 verse 12. Makakapanalangin ba ako sa Diyos na patawarin ang mga kasalanan ko? Kung hindi ko naman kayang patawarin ang mga kasalanan ng iba laban sa akin, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Sa Mateo 6:15, ang pusong nagpapatawad ay pusong mahabagin. Kung titignan natin ang nilalaman ng Mateo 18, verse 23 hanggang 35, may isang tao na nanghiram ng 10,000 talento mula sa isang hari. Subalit hindi niya ito nabayaran. Ibilanggunin niyo siya. Kaya sabi niya, Panginoon, pagpasensyahan mo na ako at babayaran ko ang lahat sa iyo. Alam ng hari na hindi niya ito kayang bayaran. Kaya anong gagawin niya? Dapat niya ba itong ipabilanggo? Pero hindi po. Naawa siya sa kanya. Pinatawad ng hari ang kanyang utang.
Kaya ang mga nagkautang sa hari ng 10,000 talento ay pinatawad na lahat. Subalit natagpuan ng lalaking iyon ang isang lalaki na humiram sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Sabi, pagpasensyahan mo na ako, babayaran din kita. Ngunit ipinabilanggo niya ito. Kaya ang mga nakakita nito ay iniulat ito sa hari. Kaya't nagalit ang hari. Sabi ng hari, ipinatawad ko sa kanya ang lahat niyang utang, subalit hindi niya pinatawad ang taong may maliit na utang sa kanya at ipinabilanggo pa niya ito. Kaya ipinahuli ng hari ang lalaking iyon at siya ay ipinabilanggo din. Pinahuli siya at ipinabilanggo. At sinabi niya, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Sabi po sa Mateo chapter 18 verse 35. Ang halaga po ng 10,000 talento, ito ay nasa 250 billion pesos. Napakalaking halaga po nito. Paano ito mababayaran ng isang mahirap? Hindi niya ito mababayaran buong buhay niya. Samantalang ang 1 denaryo ay sahod na natatanggap ng isang manggagawa kapag nagtrabaho siya ng buong araw. Kaya kung iisipin natin, ang 1 denaryo, pwede itong nasa 50,000 piso. Ang taong pinatawad ng 250 billion pesos ay hindi pinatawad ang taong nang hiram sa kanya ng 50,000 pesos. At ipinabilanggo pa niya ito. Ano po ang kahulugan nito? Tayo ay mga makasalanan na hindi maaaring patawarin sa harapan ng Diyos. Subalit, pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Iyong itinapon ang lahat ng aking kasalanan sa iyong likuran. Kanyang inihagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Sinabi ng Diyos na hindi niya alalahanin pa ang ating mga kasalanan. Subalit, hindi ba natin kayang patawarin ang mga nagkamali sa atin? Hindi ba talaga? Kung ganoon ay sinabi ng Diyos na hindi niya kayo patatawarin. Si Jesus man, siya ay nanalangin para sa mga nagpako sa kanya, na lumait sa kanya, na sumumpa sa kanya. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nanalangin siya. Nanalangin siya para sa mga kaaway niya. Si Esteban ay nangaral ng salita ng Diyos. Subalit nagalit ang mga Hudyo at pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Ang ulo niya ay nabasag at ang buto niya ay nabali at dumanak ang dugo niya. Subalit, ng oras na iyon ay sinabi niya ang ganito sa mga gawa 7 verse 60, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. At siya namatay. Paano niya nagawang manalangin sa Diyos para sa kapatawaran ng mga pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagbato? Ang panalangin na iyon ay hindi panalangin ni Esteban. Ang Panginoon ay nasa loob ni Esteban. Ang Panginoon na nananalangin para sa mga taong pumatay sa kanya ay kasama ni Esteban sa loob niya at siya ang gumawa upang manalangin siya ng ganoon. Paano natin iibigin ang kaaway at mananalangin para sa kanila? Natanggap natin ang habag ng Diyos at ang Panginoon ay nananatili sa atin upang magawa natin ito. Mayroon din po tayong habag upang tulungan ang mga mahihirap na kapatid. Kaya nga, mayroon pong mga mahihirap na kapatid, hindi po ba? Mayroon po tayong mahihirap na mga kapatid. Sa Santiago chapter 2 verse 2 hanggang 3, sapagkat kung pumasok sa iyong pagtitipon ng isang taong may gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at pumasok din ng isang dukha na may hamak na damit, inyong pinansin ang may suot na damit na maganda at sinabi, maupo ka rito. At sa dukha inyong sinabi, tumayo ka riyan. Maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking paa. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya? At ang mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Ngunit inyong hinamak ang dukha. Hindi ba mayaman ang umaapi sa inyo?
at kumakalagad sa inyo sa mga hukuman. Kung titingnan natin sila patungkol sa mga pisikal na bagay at kung ibinubukod natin sila at pinapakitunguhan sila ng mayroong may diskriminasyon, sasabihin sa atin ng Diyos na noong ikaw ay dukha, nahabag sa iyo ang Diyos. Subalit, bakit mo pinapakitunguhan ng may diskriminasyon ang mga tao? Bakit mo sila pinapansin, yung mga mayayaman? Mali po yun. Nauunawaan niyo po bang mabuti ang unang Juan chapter 3 verse 16 hanggang 19? Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kaya gaano dapat tayo umibig? Dapat natin silang ibigin hanggang kamatayan. Subalit kapag ang mga kapatid ay nangangailangan ng damit at walang makain kung hindi natin sila tutulungan. Subalit kung ang sino man ay mga paghaari sa sanlibutang ito at nakikita ang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan ng kanyang puso, ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sapagkat nakikita natin ang mga brothers at sisters na may hirap at may mga kahirapan. Huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya sa unang Juan 3:17, subalit ang sino mang may pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Yan po yung makasarili. Paano niya magagawang magsakripisyo sa mga kapatid? E makasarili siya. Kaya sa unang Juan 3:18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sino man ay magagawang umibig sa salita at sa dila eh. Ang iniibig natin sa salita nang wala namang gawa ay hindi tunay na pag-ibig. Peke po ito. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Upang hindi tayo parusahan at maging kahiya-hiya sa harapan ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapanatagan sa ating mga puso sa harapan ng Diyos kung tayo may pag-ibig sa gawa at katotohanan. Kung ganoon, sa Kawikaan 17 verse 17, ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at ang isang kapatid ay pinanganak para sa kagipitan. Brothers and sisters ay pinanganak ng Diyos hindi lamang para sa mapayapang sitwasyon, kundi maging sa kahirapan. Ganoon din naman po tayo. Kawikaan 14:31, ang umapi sa dukha ay umahamak sa kanyang lumalang, ngunit ang mabait sa mahirap sa kanya ay nagpaparangal. Kaya ang mabait sa dukha ay taong may takot sa Diyos. Kawikaan 19:17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Babayaran po ng Diyos ang nagpapautang sa Diyos dahil wala silang kakayahan na bayaran po ito. Ang Diyos ang magbabayad po sa atin. Kawikaan 21:13, ang nagtatakip ng kanyang mga pandinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing ngunit hindi rin diringgin. Dapat nating pakinggan ang daing ng dukha dahil sa kanilang kahirapan. Kung tatakpan natin ang ating mga tainga sa daing ng dukha, kapag tayo naman ang nasa kahirapan, ay walang sino man ang didinig sa ating daing. Ang unang church kung saan ako ay na-assign ay sa Okpo Church, nakatabi po ng Daegu sa Korea. Katunayan, bago po ako ikasal, ako po ay na-assign doon sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, mayroon po doong isang kaawa-awang matanda na nakatira doon na masungit. Masungit po yung matanda na yun. Siya ay gumawa ng isang kubo sa tabi po ng batis o ng sapa. At siya ay talagang kaawa-awa. At kapag dumarating ang national holiday, ang mga brothers and sisters ay nagdadala ng mga prutas at tinapay at masasarap na pagkain sa akin. Kung gayon, paano ko makakain ng lahat ng iyon? Kaya't dinala ko ang lahat at naglakad ako sa may batis at nakita ko siya. Inisip ko kung paano siyang naging ganoon. Kaya kung minsan ay ibinibigay ko sa kanya ang lahat ng natatanggap ko. At nang panahon na iyon ay nagtanong na ako kung bakit ang mga kapitbahay ay hindi siya tinutulungan. Ang sagot ng mga kapitbahay ay ganito po, siya ang pinakamayaman sa lugar na ito noong una. Subalit, siya ay napakamakasarili. Siya ay makasarili sa kanyang mga lingkod o manggagawa, kaya't hindi siya nagbibigay ng pagkain sa kanila at siya ay napakasarili sa mga tao.
At sa huli, ang pamilya niya ay naghiwa-hiwalay na at ang asawa rin niya ay namatay, kaya siya ay naging mag-isa na lamang. Nawala sa kanya ang lahat ng kayamanan niya. Kaya nga, kahit na siya ay kaawa-awa, subalit walang sino mang ibang taong naaawa sa kanya. Tinanggap niya kung ano ang ayon sa ginawa niya noong siya ay mayaman pa. Nang panahon na iyon, naalala ko ang salitang ito. Ang nagtatakip ng kanyang mga pandinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing ngunit hindi diringgin. Sa Kawikaan 28 verse 27, siyang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata sa sumpay pararamihin. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin. Bakit po? Dahil tutulungan sila ng Diyos. Minsan ang mga tao ay maaaring makatulong, subalit ang Diyos ay tutulong. Subalit silang nagtatakip ng kanilang mga mata sa sumpay pararamihin. Kaya nga sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Sa Hebreo chapter 13 verse 16, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Gumawa ng mabuti at huwag kalimutang mamahagi. Yan po ang mga handog na kalugod-lugod sa Diyos. Upo, ganito din sa Santiago chapter 2 verse 13. Sabi po dito, kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ano pong ibig sabihin nito? Nang tayo naligtas, tayo po'y tumanggap ng habag at tumanggap ng habag maging pagkatapos nating maligtas. Kaya ngayon, tayo nakatayo sa harap ng paghuhukom ng Diyos. Kung titingnan natin sa ikalawang Korinto 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo, ang mga taong hindi ligtas ay hahatulan ayon sa kanilang mga kasalanang nagawa at tatanggap ng katumbas na antas ng pasakit sa walang hanggang impyerno. Habang ang taong ligtas na tumanggap ng kapatawaran ay ayon sa kung paano siya namuhay simula ng araw na siya ay naligtas hanggang sa araw na siya ay haharap sa Panginoon at magkakaroon ng paghuhukom ayon sa kung ano ang kanyang ginawa, maging mabuti o masama. Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang hindi mamuhay ayon sa kanyang kalooban ay masama. Ang pamantayan ng mabuti at masama ay magkaiba mula po sa sanlibutan. Ang paghuhukom, kung pinatawad ko ang isang tao, mahabag sa dukha, kung ang isang tao ay nagbigay ng habag, siya rin ay tatanggap ng habag ng Diyos. Maging sa mundong ito, ay mayroong konsiderasyon sa isang tao na gumawa ng mabuti kahit siya ay nasa korte na. Sa harapan ng hukuman ng Diyos, silang nagkaroon ng awa sa iba at nagbigay ng habag sa iba. Bagaman mayroon silang ilang kamalian, ang Panginoon ay mahahabag din sa kanila. Siya'y tatanggap ng habag, bagaman siya'y humarap sa paghuhukom. Kaya kapag ang isang tao ay magbigay ng habag sa kanyang kapwa, ang Diyos ay magbibigay ng habag sa taong iyon. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. At ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Kaya ang paghuhukom ay hindi na nakakatakot para sa kanila. Ito ay dahil ang Diyos ay magiging mahabagin patungkol sa masamang ginawa ng taong nagpakita ng habag sa iba. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ganito din po sa Mateo chapter 5 verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Kaya po ito sinabi dito, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Ang taong nakatanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay nararapat na kumilos ng may kahabagan. Kaya nga, kung titingnan po natin, dito po sa Kawikaan sa chapter 22 sa verse 9, ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Ang taong may mabuting mata na nakakakita ng mga taong dukha, ang taong matulungin
ay tatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Nakikita po ito ng Diyos. At ito ay susuklian niya. Kaysa mga Gawa, chapter 20:35, sinabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng bagay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ito ay higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang taong tumanggap ay masaya. Subalit, ang pagpapala ay hindi na ibibigay sa kanya. Ang tao pong nagbibigay ang tatanggap ng pagpapala. Bakit po? Kung kayo ay nagbibigay, kung gayon ang Diyos ang magbibigay sa inyo, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig, umaapaw ang ilalagay sa inyong kandungan. Kaya, kung ako ay magbigay sa isang tao, ang Diyos ang magbibigay sa akin sa langit. Gano'ng karami? Higit pa po. Hanggang sa ito'y mag-umapaw. Ito ay mangyayari lamang kung paniniwalaan natin. Kaya nga, ang tao mahabagin ay mapalad. Kaysa mga Gawa, chapter 9, 36-43, ay mayroong isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabita. Ang babaeng ito ay sagana sa pagtulong sa iba. Gumawa siya ng mga damit para sa mga dukha at tinutulungan ni Tabita ang kanyang mga kapitbahay habang namumuhay lang siyang mag-isa. Subalit, bigla na lang, siya ay nagkasakit at siya ay namatay. Kaya nga ang ibang mga sisters ay nagkatipon at nagpasugo ng isang tao kay Pedro habang umiiyak. At sinabi ng taong iyon, Apostol Pedro, pumarito ka kaagad at iligtas mo si Tabita. Siya ay kaagad na pumaroon. At ang mga dukha ay ipinakita sa kanya ang mga damit na ginawa ni Tabita noong siya ay nabubuhay pa. Ginawa niya ito at ibinigay sa amin. Gumawa siya ng may kabutihan ng mabuting gawa. Kaya si Pedro po ay desperado na nalangin sa Diyos. Nanalangin po si Pedro ng desperado sa Diyos. At sa huli, si Tabita ay muling nabuhay. Sinuklian siya ng Diyos ng higit na dakilang biyaya. Kaya dapat po nating suklian yung habag na natanggap natin mula sa Diyos. Maging taong mahabagin. Ang taong tumanggap ng habag ng Diyos ay makapagbibigay ng habag sa iba. At ang taong mahabagin ay hindi lamang magtatamo ng dakilang habag, kundi siya rin ay magtatamo ng habag sa paghuhukom ng Diyos at magtatamo ng higit na habag kaysa sa kanyang masamang gawa at tatanggap ng isang kahatulan kung saan ang Diyos ay magbibigay ng habag. Kahit pakiusap, tandaan niyo po, Mateo 5 verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Huwag po ninyo itong kalilimutan. Tayo po'y makakatanggap din ng habag sa hukuman ng Diyos. Mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, ikaw po ay nahabag sa amin noong kami ay mga makasalanan pa at mga kaaway mo sa pamamagitan ng paggawa ng masasama laban sa iyo at sa pamamagitan ng iyo pong dakilang pag-ibig sa amin ay binuhay mo po ang aming mga patay na espiritu at ginawa mo po kaming iyong mga anak at binigyan mo po kami itong dakila at mapagpalang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Gawin mo pong nag-aalab ang pag-ibig ng Diyos sa aming puso na gaya ng apoy sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gabayan mo po kami na magkaroon ng habag sa mga nawawalang kaluluwa at gumawa para sa kanila na maligtas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong dakilang biyaya sa kanila. Bigyan mo po kami ng mabuting puso na magkaroon ng habag sa aming mga brothers and sisters na nasa mahirap na sitwasyon. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pusong mahabagin upang magkaroon kami ng habag sa kanila na nagkakasala laban sa amin upang maisagawa namin ang habag ng Diyos sa aming buhay at tumanggap ng iyong dakilang pagpapala para sa mga taong mayroong habag sa kanila. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.